at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakunihan, hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ipinagdiriwang natin ngayon sa simbahan ang paggunita kay Papa Pio ika-10, Pope Pius X. Siya na naging kasangkapan at daan para sa maraming pagbabago sa simbahan sa larangan ng liturhiya at pamumuno. Siya rin ang may napakagandang paalaala sa atin na panibaguhin ang lahat sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. To renew all things in Christ. Hingin natin sa Panginoon na sa tulong ni San Pat Pio ika-10, tunay na tayo'y makapagbago ng kaisipan alang-alang sa Panginoon. Kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal, pagkatiwala rin natin sa Diyos maging ang ating kasalanan upang mapasa atin ang kanyang hangaring kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong magkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong sugo ang Santo Papang si San Pio ika-10 upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamta namin ang walang maliw na gantimpala sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nagalis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga diyos-diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwi nilang makikipagdigma,
Pinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Anupat, wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Pinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na nilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nabagbag ang kanyang kalooban. Dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay nila, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yung mga taong naroon sa Kanaan. Bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama at maling gawain na mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili niya, iyong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginoon nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin. Kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tiniis pag namamanditan. Dinirinig niya sa taglay na hirap, kinahahabagan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Sumainyo
ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" ang tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Wika ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat ang mga iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap," wika ni Jesus, "humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nang marinig ito ng binata, malungkot siyang umalis sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng panahon na tapusin ng long weekend sa pamamagitan ng pagsimba. Ngayon, nakapistahan din po at pagunita kay Pope Pius X. Kayo ba'y galing sa out of town o hindi pa nag-out of town? Anyway, meron pa po tayong isang long weekend. Ang susunod na linggo, may pagkakataon pa tayo. Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin ang engkwentro o ang pagtatagpo kay Jesus at isang binata na mayroong napakagandang tanong, "Ano po ang dapat kong mabuting gawin?" Nagawa na niya ang lahat, ngunit nang siya'y sabihan ni Jesus, "Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ipamahagi sa mga dukha at sumunod ka sa akin," hindi niya ito magawa. He just can simply let go of them. Kung kaya, siya'y malungkot na umalis sa harap ng Panginoon dahil siya'y napakayaman. Now, maganda hong pagnilayan natin ang mga naging karanasang ito ng Panginoon at ng binata sa atin hong mismong kalagayan. Madalas po tayo humaharap sa Panginoon. Ngayon, tayo ay nasa harap ng Diyos, ng Poong Jesus Nazareno. At ang pagharap sa Panginoon ay hindi lamang naman po pagpapahayag ng ating saloobin o pag-unload, paghihinga at pagsusuko sa Panginoon ng lahat ng ating mga kinikimkim at mga pangarap at hangarin. Kundi sana'y huwag nating makalimutan na bahagi ng ating pagharap sa Diyos ang siya'y sundin at pakinggan. O pwedeng una muna yon, pakinggan at sundin. In fact, ito ho ang laging laman ng ating panalangin, di ba? Pag tayo ay nagdadasal ng Ama namin, "Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit." Now, tayo na lang ba ang laging pagbibigyan at susundan ng Panginoon? Susundin ng Panginoon? Sana ho'y meron ding bahagi na bukas ang ating kalooban, kaisipan at pananampalataya na mayroon din akong dapat na gawin, walang iba kundi sundin ang kanyang kalooban. Ito ho ang nangyari sa karanasan ng lalaki, ng binata. Nailahad na niya lahat ng kanyang mga achievements. Isang bagay ang hinihingi niya sa Panginoon. "Kulang pa, Lord. Ano pa ang pwede kong gawin?" E nang nagsalita na sa kanya si Jesus, ang Poong Nazareno,
hindi niya ito magawa. Pinili niyang lumayo at tumalikod sa Panginoon. Sana ho sa paglapit natin sa Diyos, handa tayong tanggapin at gawin kung ano naman ang pakiusap niya sa atin. Hindi pwedeng tayo lagi niyang pagbibigyan. Otherwise, that would be what we call monologue. Alam niyo yung monologue? Na tayo na lang ang tayo nagsasalita, wala na siyang kakayahang magsalita. Tayo na ang nagiging Panginoon dahil tayo na ang nasusunod. Teka muna. Tayo ho ang nakikiusap, tayo ang nagmamakaawa, tayo ang lumalapit, at nawa, bukas at handa ang ating kalooban na anuman ang pakiusap ng Diyos sa atin, handa rin naman nating gawin. Kasi kung hindi natin gagawin yaong kalooban niyang inilalahad sa atin, maaaring ito ang maging hadlang upang ang ating mga naisin ay mapa sa atin. Naintindihan? Naintindihan po natin, no? Hindi naman pwedeng tayo na lang ng tayong pagbibigyan ng Diyos. Sana'y marunong din nating, kaya rin nating pagbigyan ang Diyos upang makumbinsi ang Panginoon na tayo karapat-dapat ding pakinggan at pagbigyan sa ating kahilingan. At hindi lang yun. Dala ng ating pasasalamat at matibay na pananalig at pananampalataya, anumang makalulugod, anumang kanyang kalooban, anumang kanyang hangad, e gagawin natin dala ng pag-ibig at pasasalamat natin sa Kanya. Yun ho ang kulang sa binata. He has been blessed in many ways. He is experiencing good life. Actually, mayaman nga eh. No? Kaso, he does not want to let go of all of those. Ayaw niyang mabawasan. Ayaw niyang ipamahagi sa iba. At dahil doon, tinanggihan niya ang panyaya ng Panginoon. Kaya ngayon po na tayo'y muling humaharap sa Diyos, sa ating pong Jesus Nazareno, sana'y lagi ho nating gawing pakinggan siya at pagbigyan siya. Na anumang sasabihin niya, anumang tagubilin niya, anumang aral niya, anumang utos niya, eh malugod nating gagawin upang tayo'y hindi lamang niya pagbigyan, kundi dala na rin ang ating taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa atin noon pa. Nahanda kong iwan ang aking sarili, ibigay ang aking sariling buong buo sa Kanya, sa ikalulugod at ikasisiya ng Panginoon, na alam kong Kanyang kalooban at makabubuti sa ating tanan. Hingin po natin sa Panginoon, naway kaya natin siyang pagbigyan tulad ng pagbibigay kaloob, kagandahang loob niya sa atin sa tuwing tayo'y sa Kanya humaharap. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ng Poong Jesus Nazareno na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay, ambisyon, at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo.
Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Patuloy nating ipagdasal ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, ang mga nagnanais makabalik sa pagbabarko at pag-abroad, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, kasama na silang papauwi galing sa long weekend, ang pagbabalik ng mga mag-aaral sa eskwela. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Basbasan mo rin po ang lahat naming nais mangyari, magawa at matupad sa mga susunod na araw. Naway ang kapalaran ay tunay na mapa sa aming lahat at maging mabiyaya ang aming mga pagsisikap. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Para sa lahat ng mga may karawan at natatanging okasyong ginugunita at ipinagdiriwang, naway patuloy nating kilalanin ng Diyos at pasalamatan ng iba. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Sa katahimikan, ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating mga personal at pamilyang pamangailangan. O Diyos, samang makapangyarihan, lubos ang aming pasasalamat sa lahat ng kabutihan mong sa aming iginagawad. Nawa ang lahat ng ito'y sapat na upang sa aming humikayat, na patuloy ka naming paglingkuran at kami nawa ang iyong mga katuwang sa paghahatid at pagbabahagi ng iyong biyaya sa ibang nangangailangan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa tayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming mga paghahain, loobin mong kami nagdiriwang ng may pagtalima sa turo't tagubilin ni Santo Pio XI.
ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio XI ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, ihinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni Santo Padre Pio Ikasampu, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Isang bagay na dapat po nating laging gawin ay ang patalasi ng ating kakayahang makaalala, to sharpen our capacity to recall. At ito'y isang paraan na magagawa natin sa pag-awit. Lalo na po ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon, ang Ama namin, kung saan tinuro niya sa atin na hindi ang ating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos ang masunod nawa natin. Awitin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit na, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa kasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ang kalooban ng Diyos ang ating susundin. Hangad niya na ang bigay niyang kapayapaan ay ihatid at pagbahaginan natin. Kaya't atin ngayong pagsaluhan, ihatid at tanggapin ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng kalooban niya ang ating susundan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Guide me and embrace me with your love.
sings, Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na August 22, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang tema ay aktibo at tamang pagkilos sa pagdalo ng banal na Eukaristiya. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Aldwin Ivan M. Herolao, formator ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary, Guadalupe Viejo, Makati City. Paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat ng na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Santo Papa Pio XI, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong tapat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa karangalan po ni Pope Pius X, na siyang nagpaalala sa simbahan with that adage or motto, maxim,
to renew all things in Christ. Panibaguhin ang lahat sa Panginoong Jesucristo. Baguhin din po natin yung ating mga dasal na hindi lamang nanaisin nating tayo ang pagbigyan ng Diyos, kundi atin ding pong pagpasyahan na pagbigyan siya sa kanyang nais at kalooban. Ito ang kulang sa binata, kaya siyang umalis ng malungkot, lumayo sa Panginoon. Sana po sa pag-uwi natin, masaya tayo at higit na pinagpala, dahil ang kalooban ng Diyos ang pagsisikapan nating sundin at pagbigyan. Bukas po, August 22, the Queenship of Mary. Ito po ang ikalimang misteryo ng luwalhati, the coronation of the Blessed Virgin Mary. Inihikayat po tayong magsimba. Kung hindi man, please pray the rosary. And in honor of Mary, crowned as Queen of Heaven and Earth, atin pong dasalin bukas ang misteryo sa luwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ating tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga panalangin, intensyon, maging ang kanilang mga larawan at pangalan nilang di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan na ngayon ay aming ipinagdarasal. Maging ang kanilang mga dasalan at mga imahen ay mabasbasan mo rin nawa na magpapaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at nagsisikap na sundin ang kalooban ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Magandang gabi po sa ating lahat.